Umpisa na yatang uulan, magandang tanghali po mga kaibigan at welcome pong muli sa aming backyard para sa isa na namang episode. Nandito na naman tayo sa kulungan ng mga baboy at katatapos ko lang magpakain sa rasyon ngayong tanghali sa kanila. Ito ang mga inahin, dumalaga at mga patabaing baboy. Today's episode ay kumustahin naman natin ang mga alagang patterners sa kanilang ika-98 days simula nang sila ay ipinanganak. Malalaki at nasa grower stage na sila. 3 lang muna ang patterners dahil hindi po biro ang magpakain sa kanila. Sa grower pa lang ay makakaubos ng tag 2 sako bawat isa. Hindi pa kasama ang pre starter, starter at finisher, pure feeds po kasi ang pinapakain namin sa kanila maliban sa mga breeders. May mga previews na mga episodes po tayo kung paano o ano ang mga pamamaraan namin sa pagbibigay ng pagkain. Sana ay mapanood para makakuha ng mga simpleng kaalaman. Maraming salamat po. Ito namang 2 ay kapatid din ng 3 kanina, magkahiwalay sila ng kulungan dahil dati ay nabubuli sila sa pagkain, ang isang rason din ay gagawin naming inahin at barako ang mga ito. Ang kagandahan ng 2 kahit hindi kasing laki kumpara sa 3 ay may mahahabang mga pangangatawan, isa po ito sa mga hinahanap naming katangian para gawing mga breeders. Ayaw pa yata ipakita ang kanyang likuran na bahagi. Hindi po namin nakastrate ang isang ito para gawing palahiang baboy. Ilang linggo na lang ay inilipat na namin ang kulungan at magsisimula na ang pagsasanay bilang replacement boar. Dati may barako kami at na-call na namin at siya na ang magiging future boar. Gumamit lang muna kami ng boar for hire sa pagpapabulog sa mga inahin. Naubos na ang kanilang pagkain, tingnan po ninyo mabilog na ang kanilang mga katawan. Lumakas na ang ulan, hanggang dito na lamang po ang aking video, maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.